Professor Malotikia, ma'am, your reaction, and then Attorney Glenn to follow. And this is why the Vice President is the only public official no, na record-breaking ang kanyang ang bumoto sa kanya. This is a speech like that makes it very clear why, since she sat in office, she's been the most trusted consistently up to the present time, and why the DepEd has soared under her care. Correct. At kung bakit siya pinagkakatiwalaan. Her demeanor is very, very vice presidential. No? In fact, I dare say presidential. I was thinking, no, if I were her, I would just ignore it. No, that tirade of the first lady. But then I'm not her. this is why she is who she is. No, ang ganda, napakagandang response. Kasi number one, it makes it very clear why she is a public servant. Tama. No? Ito yung agad nakafocus siya. She's not small-minded. Angat yung kanyang kamalayan. At yung kanyang focus, maliwanag ay ang taong bayan. At yung pagsisilbi, napakaliwanag niya. No? Kung ano yung mandato habang yung kabilang side ay labong-labo na, para na silang washing machine. No? Yung interview ni Taberna really served its purpose. Nakita natin na backfire talaga yon. So anyway, with the speech of this vice president, what you can see at the forefront of her attention, front and center, is the Filipino people and the challenges that we face and that she has to respond to and do something about, because she was trusted and voted into office by the Filipino people. So maliwanag na hindi siya nandyan para magnakaw, para mag-power trip, para mag-suppress ng taong bayan, but she is in her position right now, a very high official, because she is there to serve the Filipino people. Hindi yung politika-politika with that crummy drug bust na nakakahiya, no? Just to score political points, which is the trademark of the Marcos administration, na from the very start, puro politika and at the expense of the poorest of the poor. Ayun, claro. Thank you, Ma'am Lorraine. Attorney Glenn Chong, your reaction to that very presidential-like statesman leader that the Vice President showed how she responded with eloquence and with dignity iyong mga personal na mga paglalambutsing at mga paghuhurumentado ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa interview ni Tonyeng Taberna. Mga kababayan, unang-una, I would like to point out that the Vice President has lived up to her role as a truly nationally elected leader. Sinabi ko na to na sa pagmamanipula ng election system ni Lisa Marcos, na hindi naman ako naniniwala na walang alam si Bongbong Marcos doon. The Vice President remains to be the only legitimately and truly elected people of the land. Yung 32 million ni VP Sara Duterte is true. Hindi nabahiran yan ng kahit anong pagduda. Dahil sinabi ko na tatlong meeting sa Smartmatic, walang kinalaman, walang representative si Inday Sara doon. And besides, nung sinabi ni Lisa na badshot ka sa akin, mali yun. Badshot na si Inday Sara sa'yo nung pangkampanya. Nararamdaman ko na yan. And that's why, sabi mo, she was being eased out doon sa mga special ops ni Lisa. Yes, in fact, doon sa, well, punta tayo doon muna sa mensahe ni VP Sara Duterte. As I've said, she had acted like a true national leader. She refused to be dragged into this drama of hindi naman ito first lady, lying lady. She refused to be dragged, just like a true leader. And sabi niya, marami ang hinaharap na problema ng taong bayan ngayon. Ito dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Which is true. On the other hand, si lying lady, hindi lang lying lady, nakikialam talaga sa sistema at mga institusyon ng gobyerno. That's why our country is going awry. Nagkakaloko-loko ang pamamahala ni Bongbong Marcos. Mga kababayan, let's look up to Sara Duterte as our leader. Huwag yung isa, huwag yung lalaki. Kasi under the saya eh. At napakadelikado. At ang totoong namamahala, it seems like, no, it's Lisa Marcos Araneta. Yes. Araneta Marcos, no? Ma'am Doreen, Ka-Eric. I have a friend of mine quoted. Bukong buko eh. A friend of mine quoted Sandro Marcos. Sabi niya,
it's my mom running everything. Yes. It's my mom running everything. As if we needed Sandro Marcos to for us to know it. We know it. It's and very Attorney apparent. Glenn Chong, no? And Ma'am Lorraine. Yeah. Similarly, we have also heard that's why pinupuna ni presidential sister, Senator Aimee Marcos, ang kanyang kapatid, that you are given the mandate by the people and you live up to that. May ganong epekto ang mga pagpoposisyon ng kanyang kapatid, ng yes. kanyang ate. Actually, I think ang kanyang kapatid is looking up to... Si Bongbong Marcos is the one to be judged by history. Not hindi the wife. Hindi yung asawa. Iyon, bakit yung asawa ang pumupronta dyan lahat? Iyon. Sabi nga ng anak niya, it's my mom running the show. Yeah. Oh, siya nang didesisyon eh, hindi naman kami. You know what? I disagree ha. The one that will be judged here solely is Bongbong Marcos. Yeah, kaya mag-tama. And the way he handled his wife, the way binibigyan niya ng ganyang klaseng leeway, no? Ganyang kalaking latitude, that will really, yeah. History will not judge him kindly. Ma'am, yes, hold your fire, Attorney Glenn, at magtutuloy-tuloy tayo dyan sa magandang talakayan na yan. Habang nag-i-establish ng ating line, ang Pilipinas nating mahal team, kay Miss Maharlika, ito muna ang pahayag ni Professor Maloti Kia, na isa sa mga social and political observers na sa mga nagaganap sa lipunang Pilipino. Very rare ang isang first lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin po sa... Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Masakit, but that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang, sino ka to say that to the vice president who was elected? Attorney Glenn Chong, ikaw unahin namin, then we will give the reaction ni Ma'am Lorraine. Napakalinaw ng sinabi ng isang social political observer natin na si Professor Maloti Kia that the first lady is not included in the mandate of the president. Yes, that's neither correct. Neither does she enjoy the authority and the functions which are provided by law to the president. Pero lumalabas ngayon na siya ang gustong pumagitna, bumida, at para bagang iikot dapat sa kanya ang pamahalaang Marcos Jr. administration rather than being on the sideline and being on the back of the president to help in programs that will reinforce the real program of the government. Samantalang ito, ang interview niya ay nagpapakita na parabagang siya ang nagko-control ng pamahalaan. The way she conducted herself, yung kanyang arrogance, yung kanyang pagmamalaki, pagmamataas ng kanyang sarili, at ang kanyang mga pag-i-intimidate at mga pananakot ng statements niya. Attorney Glenn Chong, how dangerously going towards a failure of leadership and now becoming a challenge to the real mandate given to the president, itong panggigiit ng sarili niya ni Lisa Araneta Marcos into the public realm of discussion, showing that she is in charge actually in the affairs of the office of the president. You know, Kuya Eric, Ma'am Lorraine, mga kababayan, this is unprecedented. Hindi pa to nangyari sa ating buong kasaysayan. Yeah. We've gone through a lot of presidents already, pang 18, 17 na yata ito. And this is the only time that the first lady, line lady, is taking over control of the government. And president, hindi naman siya president, ang tawag ko sa kanya, the one declared as winner in the presidential election, because that's factual. Dineklara siya ng Kongreso na siyang nanalo. He's abrogating all his duties. Ang asawa ang nagpapatakbo. This is unprecedented. And I know that for a fact. Katrabaho ko sila for six years. And I've come close to, up close and personal, nakikita ko yung interaction nila sa isa't isa with other people. It's dangerous because
you have here a person who has never filed a certificate of candidacy, but is effectively controlling the presidency. How dangerous is that? That's very dangerous and unprecedented. I mean, it's unconstitutional. It's unconstitutional. It's not in the books. Yes. It's not lawful. It's unconstitutional. It's unprecedented. At wala siyang pananagutan sa kanyang gagawin. Siyempre, wala siyang pananagutan kasi wala naman siyang mandato. Correct. Tama si Vice President Duterte, Vice President Duterte, tama si Professor Tequia. Sino ka ba? You know, Attorney, because you were close to them. So, one of the most dangerous things of this Marcos administration is mga balat sibuyas. To the extent where right away, they controlled and muzzled our press freedom, our media companies, all of that. And takot na takot sila sa mga rally, mga ganyan. These are all our constitutional rights, no? Yes. At saka yung mga hinahabol nila, bloggers, no? Ganyan. So, I like kasi what Malu Tequia said. She said, you're not expected to enjoy. Which is true, kasi... when we were when we were part of government, niyakap po talaga ang bashing, niyakap mo ang puna, ganyan, 'di ba? So, and yet this administration is very balat sibuyas and natakot na takot to the point that they have muzzled our constitutional right to freely express our opinions and also press freedom. So, could you please shed some light as to why is it like that? Bakit ganun sila? Hindi nila alam kung ano yung pinasok nila? Okay, thank you, ma'am. I think this is rooted in the severe insecurity of Marcos Jr. Doon sa kanyang experience sa kanyang tatay. Over dinner, palagi niyang sinasabi yan na the Americans removed my father. It was a traumatic experience. And ganun din ang sinabi ni Lisa na trauma talaga si Marcos Jr. dyan sa nangyari sa kanyang tatay. So, I think na nandito na sila sa kapangyarihan, they will try to do everything na hindi mangyari uli yun. Kaya, they co-opted mainstream media instead of letting it have free reign. One example of that, Attorney Glenn, Ma'am Lorraine. Yeah. The Philippine Daily Inquirer is heralding itself as an anti-dictatorship crusader. Mm-hmm. But now, tameme, tiklot, naninikluhod, at deadma sa mga nangyayaring ito. And the rest of the media. So you're saying na all along, the aim for presidency nito mag-asawang Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang asawang Lisa Araneta is just all about themselves. It's not about the country or redeeming the history na nangyari sa kanilang pamilya, kundi yung kanyang personal insecurities at ang pagbabangon ng kanyang sarili to prove that he can become president is not about the country now. It's about how they're going to manage power para yung kanyang mga personal na mga gustong abutin noon nang sila'y pinatalsik sa kapangyarihan ay magagawa niya. Tama po bang kuha ko sa iyong nakikita kung bakit ganitong approach nila ngayon? Yes, I think, Ka-Eric, Ma'am Lorraine, mga kababayan, I would like to believe when I was working with them for 6 years now, and I supported them because I believe that kung ikaw ang anak ni Marcos Jr. And you are given another chance to redeem your father, your family, you will do everything. You will do everything to serve the people. That's why but wait them. A minute. But did you not see that he didn't have the strength of character? Nor did he have that kind of the heart of a real public servant. Did you not see that? Walang indicators. Mahina ang pagkatao at saka mababa yung kalidad ng pag-iisip nitong dalawang itong couple na ito. Ma'am, you call me naive. Yeah. But I really wanted to believe he would do that. Although alam ko na sa bagay, lahat tayo na budol. Who am I to speak? Because ma'am Attorney Glenn, out of our sincerity. Yes, because naniniwala tayo sa kanyang naging linya at ipinapakitang platform, continuity and sustainability of the gains of the previous administration. Yes, doon tayo nag-angkla. Gusto kong tumaya doon sa kanya na as a person that even if under ka ng asawa mo now, when you become president, ilalagay mo sa So nakita puso mo na under siya? Kita ko na yon, under yon. Eh. Sinabi nga ni Lisa, pag hindi siya sumunod sa akin, ayaw kong magpa. Alam nyo na. Ayaw niya magpabanat ba eh. In one of our smoking sessions. So, you know, mga kababayan, when you become president, hindi yan
maliit na bagay. The hopes and lives of 115 million Filipinos are on your shoulders. Tama. Isipin mo na lang, binigyan ka ng pagkakataon na yan. And I see that sincerity in President Duterte. Yeah. I hope you will do the same thing. Tama. Na hindi ka magpadikta sa asawa mo. And the problem is, mahina nga talaga yung konstitusyon mo eh. Yeah. Talagang ano, doon ako nagugulat, no? Kasi like you said, no, when he was campaigning, a lot of us believed him. So that's number one, parang for me, magaling manloko. Yeah, no? Budol talagang nga, mami. Deceitful, parang he was able to really fool an entire nation. No? That's why we call him Budol-Budol Man. At ang isang packaging niya, Atty. Glenn, and we don't know if you will agree, yung kanyang pagbabait-baitan, soft-spoken, kanyang PR packaging, ay parang magsisimpatya ka sa kanya because nakikita mo yung sincerity niya na makabangon sila. Tama ba, Atty. Glenn? Yun bang nakikita mong PR packaging? Or actually, did you give them hope during that time na totoo yun, sincere siya doon? In reality naman, mabait yung lalaki. In reality, ha? Okay. What's your definition of mabait? I'm curious. What does mabait mean? Mabait in the sense na, ano siya? Hindi pala away? He does not really... Pag inaway mo yan, hindi siya... hindi confrontational. He's not that confrontational. That's your definition of mabait? No, that's only one. Okay. But kung ano, magaling din siya magdrama. Kasi nabudol tayo eh. Imagine, ma'am, sir, ako tayong professionals. Marami tayong professionals, maybe what you educated. What you mean is he doesn't want, he's non-confrontational. Hindi talaga siya confrontational. Hindi is that siya, what you mean by mabait? No, that's only one. Yun yung display of pagiging mabait na nakita ni Atty. Pero actually, anay kasi yung sinabi mo, Eric, parang mabait. Ganyan. Pero actually, he's also the brains behind a lot of these sinister moves by the government. Diba yung people's initiative, diba that sort of thing. Yung pagbubusal sa SMNI. Yung operations ni Tambalaslos. Yes, so, yes. I think they come from the wife. Okay. With his consent. Of course. Yeah. With his, he's being pliant. Pliant talaga siya. Kumbaga sa bamboo pa siya, gagagano'n na lang siya. Tama, no? Kasi may mga pagkakataon siya na binabangga niya. Pero sometimes, yes. All of a sudden, yung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, yung kanyang enemy to none, friend to all, at ang kanyang pivot from China to US, lahat ng ito, nakikita natin ang nangyari nang siya ay kinokontrol na ng asawa niya. Pero doon sa campaign period, nakikita mo yung kanyang pagsasalita, coming from his heart, yung kanyang pagsasabi tungkol sa foreign policy. Did you, can you correlate that yung sinasabi ni Ma'am Lorraine na may side naman siya na gusto niyang gumawa ng tama, pero nangingibabaw yung pangingialam at pagmamanipula ng asawa sa kanya? That's correct. That's correct. Meron siyang sarili niyang ano, meron siyang sarili niyang view na gusto niyang ilaban. Pero at the end of the day, he would always lose to his wife. Yes. And then wait, at the end of the day, further, not to take it further, the buck stops with you. Yeah, kasi you cannot blame your dog, you cannot blame your wife, you cannot, if you're president, it's a very lonely job. I saw it with PRRD. Yes. No, the buck stops with you. You cannot, because my wife is like this, no, buck that's stops not with an excuse. You. No? At Atty. Glenn, yun ang sinabi ni Pangulong Duterte ngayon sa kanya. It's on you. Now, yeah. So kung gusto mo mag-gera sa China, it's on you. Desisyonan mo. Kung gusto mong ipa-construct muli ang BRP Sierra Madrid, nobody can prevent you. Do it because it's on you, it's your call. Yes. Pero panindigan mo yan. Mm-mm. Not because may nagsusulsol sa'yo, yun ang gusto mong gawin, panindigan mo ang konsekwensya niyan. Atty. Glenn. Question. May question. Yes, ma'am. Kasi kaibigan mo sila dati, di ba? Yeah, you would think that after having gone through that monumental thing in their lives where they were deposed, no, kicked out, and they were kicked out of the country, you would think that they would have learned something from it. And I, once in a while, I get to talk to Senator Aimee, and I see that she has learned from it. Yes. She says, she's so angered by that people's initiative kasi sinabi niya, ayan na nga yung batikos sa atin, no, exactly. Yung term extension, tapos gagawin nyo pa, di ba? And yet, so you would think that they would have learned something from it, no? And yet, he's doing the very same thing. And not only that, itong kahihiyan sa corruption, very brazen. No? So, what is that? Could you explain that to us, attorney? Well, of course, si Senator Aimee, yun yung Marcos na natuto talaga. Yeah. Yun yung Marcos na natuto. I think ito si Bongbong also learned. But
he got swayed to the other side by the wife. Nahihila siya doon. It's actually the wife running the show. Wow. It's wife, si wifey ang controller dyan lahat. With the collusion of Martin Romualdez. Yes, kasi partner na niyan dati. Kasi di ba yung anak niyang si Sandro, pina-tutor niya doon sa office ni Martin Romualdez when he was congressman. Attorney Glenn, yes. May mga video tayong ipapakita and then itong pahayag niya ng denial na hindi siya nakikialam sa direct affairs and official functions of the government. At ipapakita natin ang ating resibo at mga ebidensya. Pero bago niyan, yung kanyang pangingialam sa ISAF operations na illegal sa Turkey, yung kanyang pangingialam sa operations sa Department of Foreign Affairs, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kahit hindi pa siya elected ang kanyang asawa at wala pa sila sa poder at kapangyarihan, ay nangingialam na siya. And then including itong kanyang bidabidahan na lumabas ngayon ang video ng audio call niya kay Katon Ying na siya pala ang utak sa pagmaniobra para gurgurin at tanggalin sa pagiging executive secretary si Vic Rodriguez at pati na sa pagka-press secretary si Attorney Trixie. Yes. Tunghayan muna natin ito. Ano po yung message nyo sa mga ayaw kayong tigilan? Inaaraw-araw kayo si Maharlika, si Glenchong at iba pa at ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Go ahead po. Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I'll never stoop to that. However, every time they say that, they become uglier and uglier, okay? Just look at their face. Diba tayo, cute pa rin tayo? What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Salamat po. Ay, salamat. Okay. Thank you po. Be nice. Ayun. Mga kababayan, makakasama na natin. Hold your line muna. And your analysis, Attorney Glenn Chong, Ma'am Lorraine, ang iba pa nating mga matatalas na komentaryo. Makakasama natin ang isa sa mga consistent whistleblowers ng kapanahunan natin at crusader for good governance and katarungan Dragon ng Lipunan Pilipino. Si tinatawag siyang the Dragon Lady from the Honeyland, pero ang puso niya at paninindigan sa Pilipinas pa rin. Makakasama natin si Miss Maharlika. Welcome sa Pilipinas nating mahal, Miss Maharlika. Hello, Maharlika. Nako. Hi, Ate Claire. Maraming salamat. Pilipinas nating mahal, sa ating mga kababayan, grabe, todo na talaga ang ating pag-expose dito sa Paul Boronic administration. Magandang umaga, ka-Eric. Doc Lorraine, Attorney Glenn Chong. So, ayan, handang-handa na ako. Maraming salamat, Miss Merlaka, sa oras na ito. Napanood sa mong digdig kagabi. Natawa. Ito na, nanonood na sila. I-record na, Miss Cheloy Garafil. At pakirecord na rin dyan sa... Di mo naman binati sila. Di mo binati ang PCO. Nire-record nila ito. Nanonood sila. Miss Maharlika, napakaganda ng inyong pag-expose kagabi sa inyong program, yung Boljakan TV mo, kung saan ipinarinig mo sa buong daigdig how dangerously and pathologically can afford to be lying through her teeth itong si First Lady Araneta Marcos. Nang sinasabi niyang parang si Ton Ying ay hindi niya close, yun ay isang interview na ginawa sa isang mabuting layunin, at nang iparinig mo 2022 pa ay nag-a-I love you-han na sila. At sila pala ang operator sa paggurgur at pagligwa kay Attorney Vic Rodriguez at kay Attorney Trixie sa Malacanang dahil hindi niya nakokontrol at nadidiktahan sa gusto niyang mangyari at dahil nakikinig ang Pangulo ng Bansa sa kanyang appointed na mga cabinet secretaries. The way this First Lady, kung si Attorney Glenn Chong pa at si Sastro Gando Sasot, the full lying lady, lubusang sinungaling na Lisa Araneta Marcos. Sa ano po ang gusto mong ilinaw kung bakit kailangan maintindihan ng mamamayan that this is nothing personal between you and her or siya at ang asawa niya, kung bakit mo ibinubulgar na ito ay isang malaking pinunduhan at pinagplanuhang gimmick itong interview kay Taberna with Lisa, at anong purpose na nakikita mo dahil nabuking mo na all along sila pala ay magkakasabwat na since 2022 pa. Yes. Unang-una sa lahat, ang intensyong ito ay hindi
para personal or political ambition dahil hindi po ako qualified. Okay? Ito po ang intensyon para malaman ng taong bayan kung anong gobyerno ang meron tayo ngayon sa Pilipinas. At kung anong klaseng presidente si Marcos Jr. na siya ay kinokontrol ni Lisa Marcos. Doon sa interview na yon, mga kababayan, ipinakita lamang, interview ni Taberna, ni Lisa Marcos, pinakita lamang niya sa taong bayan kung gaano siya kababa, kung gaano siya kapikon, at naipakita kung anong klaseng pagkatao meron ang First Lady at kung anong klaseng gobyerno meron tayo na sa kabila ng kanilang dramatization, or I call it drama 101, ay kunwari dumaan si Taberna sa proseso na kailangan dumaan sa secretary para lang mag-grant yung interview na yun. Doon sa expose na yung audio na pinakita ko the next day, you know what, mga kababayan? Na-receive ko lang yung audio-video na yun right after nung nagpa-interview etong si Lisa Marcos. From a random, you know, person na nag-send sa akin ng email na hindi ko naman kakilala. Miss Maharlika, ang sabi sa message na actually, matagal na yan silang magkakilala. Etchos-etchos na lang yan or chika-chika na lang yan. Actually, alam ko naman po yan kahit na wala pa yung audio na yan. So, ito'y pagpapatunay na talagang ginagago tayo ni Lisa at ni Marcos Jr. Na ibig sabihin, nung time pa lang, nung September, ay si Lisa talaga ang punot dulo kung bakit may lumabas na mga panira noon kay Attorney Vic Rodriguez at kung bakit natanggal si Attorney Vic Rodriguez. Kasi initiated talaga ni Ahas. At kung mapapansin niyo doon sa audio-video na pinarinig ko sa inyo, that was September nung kinonfirm niya o minessage siya kay Taberna na, hey, di ba, I have a latest marites for you na Vic is out. So finally, wala na talaga si Attorney Vic. Even, sabi niya, wala ng chief of staff or, you know, or anything, sabi niya doon sa audio na yon. So malinaw na talagang itong si Lisa, hindi lang pambansa national problem, pambansang marites din. Na ifinorward niya kay Taberna kasi meron silang communication, meron silang agendang dalawa na kapag may gustong ipasira si Lisa o may gustong magawa ng kwento kung kanino man, not only kay Attorney Vic, ay gagamitin niya si Taberna, yung platform ni Taberna, para mag-expose. Kasi nga, pareho silang nakikinabang sa isa't isa. So yung the whole interview na yon, talagang sabi ko nga, kung ang Pilipino ay mahal nyo pa ang inyong bayan, yun na yung pinaka hudyat kung bakit kailangan kayo mag-speak up. Dahil nasa kumunoy o nasa pinakamababa na ang sitwasyon ng Pilipinas dahil pinapatakbo ang ating gobyerno ng ganitong mga pulmoronic at bangag-bangag na tulad ni Marcos at ni Lisa. Maria Maharlika, thank you. Having worked with a former president, no, na very professional yung staff, yung vetting process, lahat, no. That interview, that voice tape was horrifying to hear, and what its implications are, diba? So, but on top of that, no, yung sa akin, kasi every time I listen to you, hinihikayat mong ating mga kababayan. Yes. But it seems to me like, yes, maraming maisog, damog kaisog ng Pilipino. Pero sa gobyerno, maraming tahimik, maraming naduduwag. Naduduwag. Those who can do something about it, tahimik sila. So, yun yung balance dito. Yun yung sitwasyon ngayon. No? So, yun lang yung gusto kong sabihin dito na nakita ko. No? Very horrifying na ganyan-ganyan lang. Kasi ito, mga posisyon na ito, kasi nang nakikita ko kasi sa kanila, no, ang tingin ni Lisa Araneta Marcos sa posisyon ay lisensya. Yes. Lisensya, yes. Para talagang magnakaw, magmaniobra, at saka siya yung boss. Siya magmamando. Nung panahon ni PRRD, hindi ganon. Ang posisyon, hindi ko ito na sinasabi lang, posisyon ay isang responsibilidad. Meron kang sagutin, at maliwanag si President Duterte sa amin noon, dalawa, huwag kayong magnakaw sa Pilipino at magsulbi kayo sa taong bayan. Ganon lang. Pero ito, no, ito nakakatakot. Yeah, Ms. Maharlika, before your continuation, mag-react si Atty. Glenn Chong.
doon sa binanggit mo na ito ay napakadelikado sapagkat pinasakay nila ang taong bayan. Akala nila pwedeng maluloko doon sa kagaya ng scripted drug haul nila sa Batangas na nabuking. Inulit niya pa ulit at pinapalabas niya na para bagang siya ay kinakasal.